Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ang ating pong mabuting balita ngayong araw na ito ay ating hahanguin mula kay San Mateo, Kabanata 7, mga talata 15 hanggang 20. Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga hulaang propeta, sapagkat sila'y parang mga tupa, pero ang totoo, sila ay mga mababangis na hayop. At sinabi ni Jesus, ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuti. Ang mabuting puno ay hindi naman magbubunga ng masama. At sinabi ni Jesus, ang mga masasamang puno ay puputulin at itatapon doon sa nagninilas na apoy. Kapatid, sa mabuting balita, pinapaalala sa atin ang katotohanan. Maraming mga tao na magliligaw sa atin sa katotohanan. At kahit nga po sa mundo ito, sa kasalukuyang panahon, napakarami tayong matatawag na bulaang propeta. Yung pong mga tao na akala mo mabait, yun naman pala, siya yung magdadala sa iyo sa kapamatan. Yung mga tao na sasabihin sila daw ang daan patungo sa kaligtasan, pero ang totoo, dadayain pala. Sila yung mga tao na sasabihin ay malapit nang dumating ang Diyos, pero ang totoo, sila naman pala ang sasabihin anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mga bulaang propeta, sila yung nung nagnanakaw ng mga kaluluwa sa Diyos, nagliligaw at pumapatay upang sila ay mapalayo sa Diyos. Mga kapatid, ang sabi sa buting balita, nakikilala sila ayon sa kanilang mga gawa. Mga kapatid, sana po tayo ang maging mga makabagong propeta. Nag-aakay sa mga naliligaw, nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos at nagbibigay ng liwanag sa mga tao na nasa sa kadiliman, lalo tigit yung mga tao may hina, mangmang, walang alam, kuminsan pinagsasamantalahan ng mga tinaguri at matatalino ang mga tao walang alam. Pero ang totoo, ang gusto nila ay kanilang angkinin ang kayamanan ng mundo at agawin ito sa Diyos. Pero mga kapatid, sa bandang huli, hindi sila magtatagumpay. Mananaig at mananaig ang kabutihan at ang taong mabuti siyang magtatagumpay. Kuminsan sinasabi ng mga tao, bakit ganun, Father? Samantala ko'y nagpapakabuti, panay ang problema ko. Yun namang mga tao na gumagawa ng masama, sila naman yung parang laging nagtatagumpay. Napaka-unfair naman ito. Kapatid, hindi magtatagal ang Diyos na nakakakita ng nasa sa kalooban natin ang siyang magbibigay ng karampatang parusa sa mga taong bulaang propeta. At siya naman ang magbibigay ng gantimpala sa mga taong umaakay sa kanyang kapwa. Sana mga kapatid, dalhin natin ang bawat isa patungo sa Diyos at sa buhay natin ang ating pakikisa kay Kristo bilang propeta, nagpapahay ng katotohanan, nag-aakay ng sa kabutihan, at higit sa lahat, nagdadala sa kaligtasan upang doon sa masama nating tamasahin ang biyaya na nagmumula sa Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat.